Diyos ato umiikot ka. Umiikot ka sa mamumayan mo. Nakikita mo yung geografiya. Nakikita mo yung katatayin. Ay, ito mga yayamanin. Ay, dito ang health center. Ay, ito. Uy, dito ang health center. So, and that's how you design things. You go around, you manage, make it equal as much as possible para wala nang tinititigan sa tinitingnan. Pantay-pantay. Those who want to obey, whether mayaman ka o mahirap ka, you can obey the same services because the services is equally for everyone. Pinakulang, pumantayo pa. Oh, kung manatag kayo, mga lolo-lolo ko, mga nalitatay ko, sabihin nyo sa inyo mga anak at mga kilala. Biyawa Diyos sa kamalitan, ipabalik natin yung dating sistema ng Diyos. Pakatlo, hindi mo kilala, hindi tayo hapunti ng gabi rito, mag-abor pa si Joey Uy. Uy, tawa kayo ng tawa, huwag yung bubugay ng sabay-sabay, ha? Tulog to. Pakatlo, hindi ko alam kung ako lang nakakapansin dito, but I would rather not ask you, kaya na-download to. Kapansin, mamandog yun ulit yung Maynila. Bakit ko wala ulit yung... Alam mo, yung nanay ko, kaya ko alam-alam ko yung sabihin ng mamandog yun dati. Yung nanay ko, bandera yun eh. Samar, pumunta ng kondo, nagkasambahay. Matas na kilala ng tatay ko, ako, umay. Talagang, that's how you family tree namin. Very simple, straightforward. Pero nanay ko, kahit iswater kami ha, tingnan ninyo to, nanay ko to, wale-wale yun. Damit ko, damit! Eskwela, sa eskwela. Dalawa lang uniform ko sa limang araw eh. And then nagdi-dismiss. Nagdi-dismiss. Dismiss na, ay wala na. Alam niya, namin nakapasukin. Nung hindi niya tinatay yun. Kasi ayaw niyang pag-indod yun. And very, very particular ako. Di ba din mahirap tayo? Di ba din squatter tayo? Hindi naman natin kailangan mag-indod yun. There is dignity in living. Even your work. Because every human being deserves to have sustain and maintain their dignity as a living person. Ito ang kapagpigin niyo. Ano yung parang gulo-gulo mo ng Maynila? Nakapasin, di ba? O baka naman ako lang kasi kandidato ako. Kaya ako rin tinatanong. Paano nawala ulit yung gobyerno? Uy, pero sa totoo, yan ako ka na, pamilya ka. Alam ko ba'y parumatik ko parang hindi mo madaanan? Ay, grabe yun. Pero kita mo nawala yun, di ba? Kaya yung boss, dinasok ko sila sa loob ng market. Luminis. Dumaan ako isang araw. Para ako nakatira ulit sa tutulong araw ng panahon ko, alam ko sa akin yung amoy ng smoky mountain. Masarap yun. That's how it is. Ganun na ako eh. But anyway, oh, kung manatag kayo, kung manatag ko ako, nangitatag ko, ibabalik natin na sigla ng Luzon ng Maynila. Kapag at mahalaga, si Norway, ang daming iniwang utang. Sabi ng kabila. Sabi ng kabila. Ate ko, kung paano ko naman yun eh. Pwede yung pasal-discuss natin. Kayo, yung mga nanay natin, ang hilig yung deboto ng umayaw, yung kasintidara nyo. History, yeah? Lahat puro, yung edad, talagang konti na lang yung birthday, sort of say. But for the first time, pumoto kayo ng bata. Sabi ko noon, bigyan nyo ko ng chance, despite of my age, pinoto nyo. Having said that, I took a note and took the responsibility. Kaya kalaliwa ko magpapandemya. Hindi ko na nahulaan na magbibiro ko may pandemya.
But when I assume the office, wala pera, hindi niyo ko nang pakinggan din minsan. Nagpuro ng daliri. But, pumoto ng tao eh. May bago ng mail. You took the responsibility, fulfill it. Kapag mo, yung kapulit mo. Tama ba rin? Eh, nagpandemya. Walang negosyo, walang trabaho. Walang trabaho, walang pitsa. Walang pitsa, walang chicha. Tama ba? Ngayon, matanong ko kayo, straightforward, straightforward. Pwede na magluluwag kayo o hindi. Nagkataon, taas ang kamay na may alam dito. May alam. Ako. Ano? Pag walang makain ang anak at magede ang apo mo, gagawin niyo ng paraan. Itatawin niyo. Tirarapos mo. Because that's how being a better. Exactly. I'm about to say, ganyan din ang ginawa ko sa lusot ng Maynila. I never pointed there. I never told you the problem. Because there's no really a problem. Ang ginawa ko ng paraan. Pero at least, matapos ang ilong ko, paglalakad ako sa Paco, sa Pandangan, sa UN, sa Merino, masasabi ko, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Pagka may good box, mayaman, nakakondominium, malaki bahay, middle class, mahirap, pantay-pantay, one-one may food box. Hindi pa nakatapos yung isang food box, dumarating na naman yung isang food box. Kita mo na, ibenta pa yata sa online yun. Pansin ninyo, kung maalala ninyo ha, pansin ninyo lang. Bakit sa Maynila, naka-food box? Sa ibang syudad, nakasupo. Pansin ninyo lang, you know why? Because ahead of time, I know already the effects sa buhay ng tao. Kaya bago pa mangyari yung Abelia, kinabatan ko na. Ginawa ko ng paraan. Dahil gusto ko itawi, ano tayo, mamamatay tayo ng dilat ang mata? Tapos ang gobyerno yung sasabihin, uy, pasisya na kayo, wala tayong pera. Mag-deal tayo ng kasigat. Hindi. You took the responsibility. Walang makasahan ng tao sa kamag-anak niya. Bakit? Yung kamag-anak niya, hirap din. Pandemya nga. Everyone is affected. Oh. Sa tatakbo, sa national government, sa local government, i-local government ang pinakamalaki. Hirap natin ako. Ano, siyang puting wonder, hindi ko takong dito. I found it. Look for ways to resolve and confront the problem without blaming the situation. Ganun na kasimple. Nangutang ako. Kanino ako nangutang? Sa gobyerno. Okay. Paano ko nakakapamutang sa gobyerno? Kaya ang Amerika may utang, ang Pilipinas may utang. Tama ba? Buong mundo nangungutang. May pandemya eh. Oh, sana ko nangutang. Land Bank of the Philippines, sino mayari? Gobyerno. Development Bank of the Philippines, sino mayari? Ipumuestra ko ng mas malayong intindi. Itong buong katawan ko, gobyerno. Itong nasa kaliwa kong bulsa, national government. Yung nasa kanan kong bulsa, walang laman. Local government. Ang ginawa ko, tumukot lang ako sa kabilang bulsa, ililipat ko sa bulsa ng lokal na pamala, lahat tayo nakarakos. In fact, tayo lang sa buong Pilipinas ang may remdesivir. To si Lisuma, molnupiravir. Mga gamot sa pandemya, 100,050. Yung ibang tao, ang daming pera, pero walang mabilan. Pero ang lokal na pamahalan, nakabibili ng bulto para sa kanyang mamamayan. 84 years old, nasasantaan na. Naka-intubate 45 days. Hindi sumusuko yung mga anak niya. Nagkataon dumating ito si Lisuma ng lusot ng Maynila. Ngayon, buhay, yung 84 years old, kumatanda.
want ROI, kasi may nagsasabi yung isang ROI daw, ROI daw, negosyo, ROI. The best ROI of any public office is yung tumaas yung antas ng pamumuhay ng tao. Yung panatag ang pamumuhay nila. Nakapaghahanap buhay sila. That's the ROI of governance. Late hospital time, ang bakuna, limasin ko. Namimili ka pa. Sino ba? Pfizer. And so on and so forth. Umaga, tanghali, hapon, sa kalsada, sa mall, 24 hours, drive-through. Lahat na ang ginawa natin sa Maynila nung pandemya, kaya mo, nasusundan mo pa na ngayon. Ito yun. Lahat na ginawa natin sa Maynila, ginaya. Naging national policy. Why? Maybe we're doing something right. O kaya kanina, nasasabi ko lang sa umpisa ng salita ko, salamat sa Diyos. Bakit? Buhay tayo lahat eh. Nakaraos tayo. The same thing that you're going to do as a parent. Irarapos ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Kapag kagipin, sa Mumbai kumakapi, makatamit yan. Reality. Kaya reklamo sila, reklamo may utang. Ano? Masama ba yung ginawa ko? O, sige, pagpalagin natin masama yung ginawa ko. Kung masama yung ginawa ko, masama din kayo. Kasama kayo ng laborto nyo. Oh! Sino bang maestro mo lang? Sino rin yung mga boss yan? Eh bakit ng araw, nung ina-aprobahan nyo, exactly, ina-aprobahan nyo, umayag kayo. Okay, palakpak pa kayo ng palakpak. Hello, hello, Mayor. Palakpak pa sila ng palakpak. Wow, galing-galing ni Orme. Tapos, kung makapagpapiksyon sa food plot, sasabay pa. Mayor, lahat yun mali. Wow! Umalis ako, 2022. May utang na. Tama mali. Eh, pag-ilang nila naalala. Ako, aharap sa inyo. Ngayon, kung mali yung ginawa kong iraros tayo, na sinasabi ko yung mga bata Maynila, mga lulululul ako, umahatag kayo. Pag wala na akong magawang pera, nakita yung kumulo na to, isasadyan ko kung itang punting. Iraros na! Sinabi ko yun sa live eh. Nag-report ako sa takumayan. Kasi doon mo lang, maalala na ako yung binangyayari. Oo, tayo matatalunta ko yung kumulatag tayo yung gobyerno. 3 months! 3 months! 3 months ng buhay ko, pag-lockdown, never ko na nakita ang pamilya ko. Why? I dedicated my life finding solution. For 3 months sa city hall ako natutulog. No matter what, that is after the fact. No matter what, I am grateful for the opportunity to take the lead during the hardest part of our lives. It will be part of our life until we umanday ng pangyayin. Lagi tayong may istorya. Now, ngayon, kung mali yun, ayaw ko ng tao ba yan magsabi sa akin, mali yan. Ngayon, reklamo sila ng reklamo, maraming utang. Pwede umalis sila dyan, ako magbabayan. Papalala ko lang. Papalala ko lang. Papalala.
kayo, anong na bomba yan? Di ba sige? Papahanan ng mga aits. Asap. Tupad. Jero. Hindi, kaya ba? Ito, real talk. Di ba, namigay na. Ang mga Jero, yung city hall. Namigay na ng mga Jero. Tama, tupad. Tanggap mo yun, pera yun na yun. Kaya yung bibigyan ka, dalawang bulit, tatlong bulit, apat na bulit. Walang tayo na pira, kukuha ka lang ng mali sa may picture. Ah, baka may nila, boys. Pero naman tao ba yan yun? Ikalubot nyo. Diba? Eh, matatanda naman na kayo eh. Alam niyo naman ang tapat pala eh. Oh, pero pagkanggap ninyo, may pangmalala ko, namatay si Juan. Si Juan namatay. Umakyat sa langit. Kinawag ang pantay sa langit. Teka lang, Juan. Wala lang online.